So gaya nga na sinabi ko sa inyo guys, tuturuan ko kayo or isi-share ko sa inyo kung ano yung technique ko para magkaroon ako ng time na madaanan lahat ng mga books na ito. Gaya nga na sinabi ko sa inyo, magta-try ako mag-take ng JLPT N1 sa December and medyo mahaba-haba yung kailangan nating paghandaan. Mabuti yung examination kasi nga language proficiency for Nihongo. So ito yung technique ko na naisip para lahat ng books na binili ko sa Amazon magamit ko, di ba? So ganito ang ginawa ko. So ito lahat ng mga books na to ay JLPT. Lahat ng books na to ay JLPT. So para madaanan ko lahat ito, mag-a-assign ako ng letters sa bawat book, okay? Mag-a-assign ako ng letter sa bawat book. So let's say itong kahit anong book 'yan, basta JLPT N1. So ang ginawa ko, nag-assign ako ng letter, let's say letter A sa book na to, okay? Letter A, and then naglagay ako ng letter B. So para hindi masira yung book, gumamit ako ng tape, okay? Yung parang yung tape na pwedeng masulatan and yung madali lang din siyang matanggal dito. Tapos next is yung letter C sa susunod na book, then letter hindi siya nakasunod-sunod, ayan, letter D para dito sa goi, then letter E para dito sa kanji, F para dito sa dokkai reading, tapos G para sa dokkai uli, then N1 para sa goi na itong book na to, a letter H. So ginawa ko, so isa-isa nilagyan ko yan ng nag-assign ako ng letter sa bawat book, and then pagka-assign ko sa bawat book naglagay din ako ng tape dito sa gilid niya. So para kapag nilagay ko na siya sa bookshelf, naka-organize din siya from A to naka-alphabetical order siya from A to H, A, B, C, D hanggang sa letter H. Ganyan siya yung pagkakasunod-sunod niya. So ang ginawa ko, nilagyan ko rin ng tape dito. So since meron na siyang tape, lalagyan ko naman yung mga ibang books na binili ko nang wala pang letters. So mamaya explain ko kung paano naman natin lalagyan ng scheduling yung mga letters na yan. Okay, so ito yung mga books na wala pang mga letters na gusto ko ring mabasa. Pero hindi siya related sa JLPT, pero lalagyan ko rin siya ng mga letters. Tapos lalagyan natin ng time schedule. Okay, so itong mga books na to ay kung hindi Microsoft, may kinalaman siya sa networking. Kasi itong mga books na binili ko, related to sa work ko dito sa Japan. So most kasi ng mga applications na ginagamit namin sa work ay Microsoft Office, Microsoft Productivity, tools like Excel, database, kung ano-ano. Kailangan kong mag-aral uli like kung paano gamitin yung Visual Basic application sa Excel and yung mga networking. And then may bago kasi yung, hindi na siya bago, Microsoft Power Tools or yung Power Platform. So ang gagawin ko, mag-a-assign ako ng mga letters din sa book na to. So since para madaanan ko lahat at hindi ako makapag-focus sa isang, let's say kunwari isang subject, iraraano ko siya, i-organize ko siya, let's say kunwari Microsoft Power Platform, then next naman na book is Excel, ganyan, kunwari Excel, then susunod naman networking, para na-shuffle siya, kumbaga lahat nadadaanan, then next power up Microsoft na naman, ganyan. So gagawin natin kunwari ganyan, Microsoft Power Apps, then Excel, ito random ko lang pinipili, tapos Visual Basic, CNA, and then Power Automate, Microsoft Power Automate, then Excel, at yung mga natira puro Excel na, so wala na akong choice. So ilagay na natin yan, pagsunod-sunod rin na natin sila. O kaya dito naman yung isa. Ayan. So kunwari nakaganyan na siya, organized na siya. So gagawin ko, mag-a-assign na ako ng letter sa kanila, okay? So let's say itong pinaka-top, yung kanina nag-stop siya sa letter H. So yung JLPT books from A to H yung ginawa ko. So ngayon naman gagawin natin, mag-start tayo sa I. So lalagyan ko ngayon ng letter yung book na to, okay? Ayan. So ganyan siya. So ito yung I. So ABC, A from, nagamit na natin yung A to H. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Ganon. Ganon natin gagawin. Kayo kung gusto nyo letter, okay lang din. Pero akong ginawa ko is, kung gusto nyo ng numbers, pwede din. Pero ang ginawa ko kasi letter ang ginamit ko. So let's say ito, yan, naggupit na tayo ng paper tape. Tapos kailangan natin ng pentel pen para malagyan to ng letter. Kunwari ito naman letter I. Tapos ito, J,
bibilisan ko lang. Mas maganda yung ganitong tape kasi hindi siya, hindi masisira yung book. Ito letter J, J, parang U, J. Tapos, ito naman, letter I, J, K. K, kaalaman, K. K, tapos, L. L. L, M. Lagyan ko na nga muna lahat ng tape para mabilis. Lagyan na natin para mas mabilis yung ating trabaho. Lagyan na natin ng tape lahat. Maganda kasi naka-organize lahat ng mga books para lahat ng books na kailangan nyong aralin eh nadadaanan ninyo. So, ganito lang naman yung strategy ko, pero baka meron kayong mas magandang strategy, share nyo rin sa akin. Kasi, ano, hindi biro ang JLPT N1. So, naka pang second take ko na to. So, nag-start tayo sa I, J, K, L. So, ito naman, M, N, O, P, Q, R. Yan. Okay. Next is yung sa gilid naman. Lalagyan naman natin yung dito. Lagyan natin dito. Okay? Para organize. So, although magkakaiba nga lang sila ng size. So, no choice tayo. So, yung ano ko lang uli. Ganito yung gagawin natin para mabilis. So, magkakasunod uli sila. Tapos, yung pinaka i-sort ko siya ng ganyan. Ayan. Nakikita nyo ba? Ganyan. Medyo mahirap to guys kasi magkakaiba yung sizes. So, i-flat nyo lang siya, yung book ng ganyan, i-flat nyo yan. Tapos, gagawin natin, lalagyan natin ng tape lahat ng books. Kumbaga, itatipan natin ng isang bagsakan. Ayan. So, dapat naka-ano siya, flat. Okay? Ayan. Tapos, itatipan natin siya ngayon. Tapean natin. Ayan, tape. Madali lang naman matanggal tong tape, hindi naman masisira para dun sa mga, let's say, pumasa na kayo sa exam and hindi nyo na kailangan yung book, pwede nyo pa uli maibenta, diba? Para naman dun sa mga nangangailangan. So, hindi nyo masisira yung book. Yan. Dinoble ko yung tape para kitang-kita yung ano, kasi medyo silhouette eh, nakikita yung mga letters. I mean, yung mga titles, di ko, baka di natin masyado mapansin yung isusulat natin. Ayan, kunwari yan na, may tape na siya, diba? So, gagawin natin, susulatan na yun natin ang letter to. Medyo mahirap nga lang sa view nyo. So, gagawin lang natin to, letter. Ito yung pinakaibabaw. I, yan, I. Ano ba to? I, parang H. I, J, K, L. Ayan, nakita nyo ba guys? L, M, N. Wala, balik to din ko. N, N. N. Ala, pangit ng N. O, P. Yan, P. Tapos Q, Q, R. Yan. Pwede pa natin doblein yan para at least. Dito ayusin ko muna ha. So, R, O, N, M, L, K, J, I. So, ganyan guys. Ganyan yung tsura nyo ngayon. Hindi naman kailangan magandang maganda, di ba? So, after nyan, kailangan natin ng cutter. So, nasulatan na natin siya. Kailangan natin siyang i-cutter. So, dandan lang guys para hindi ma-damage yung book. Yan. Ang ika-cutter nyo, syempre, yung tape. Cutter natin yung tape. Yan. Cutter nyo lang yung tape. Dali na naman siyang matanggal. Ayan o. So, ito na yung letter I. Yan yung letter I na book. I. Dinoble-doble ko kasi yung tape eh. Kaya ganyan. I. J. Ito yung J. Disclaimer guys ha. Ingat kayo sa pag-cut. Yan. It's ano yan. Kumbaga, it's your own discretion. Baka madamage nyo yung book. Mahiwa nyo yung book. So, ingat lang. So, pinapakita ko lang sa inyo yung ano. Tamad na way. Ayan. L. Ayan. M. Mahirap lang siyang i-cut ngayon kasi nga dinoble-doble ko yung tape. Okay, ito letter M. N. Mabasa ba? N. O. Sisira yung tape. Okay, ingat sa pag-damage. Pag-damage ng book. Pero kung may ano kayo, ayan, meron kayong ibang idea, sundin nyo, try nyo sundin yung ideas nyo, no? Napakita ko lang yung ano ko, yung aking strategy. Ayan, so, naiwan na natin. So, ito na siya. Naka-alphabetical, ano na siya, order. So, R, Q, P, Q, N, M, L, K, J, N, I. So, ayan na siya, guys. So, pwede na natin siyang i-mix kahit according to height. Total, meron na siyang label. Meron na siyang mga letters na pwede na natin, yan yung gawin nating reference. Okay? So, next is, gagawa naman natin siya ng schedule. Okay? So, yung scheduling na yan, ganito yung ginawa ko. So, sa bawat book, let's say itong JLPT, bawat book, meron akong nakaipit dyan na calendar. Ito yung calendar. So, ito yung, kung makikita nyo guys,
nada-download to free sa website, sa internet. So type niya lang 2024 calendar na naka, para naka-sort siya ng 365 days. So bawat day, mag-a-assign tayo ng letter. Okay? Ganyan. Nakikita niyo ba? Yan. So bawat day, tulad nito, nag-assign na ako ng letter dito. Ayan. Nag-assign na ako ng mga letters. Ito yung mga JLPT na kailangan kong aralin sa mga araw na ito. Ayan. Kung baga naka-sort na A, B, C, D, E, F, G hanggang H, tapos buulit lang uli, A, B, C, D. So, bawat araw, meron akong i-assign na book na aaralin ko. So, gagawin natin, since JLPT to, magdadagdag tayo na letter dito naman manggagaling sa hindi JLPT para madaanan ko din siya. So, gagawin ko, ganito. Yan. So, gagawin ko ay mag-a-assign lang tayo ng letter dito. Itong mga letter na to, ito yung una kong in-assign na letter para sa mga JLPT. So, ito yung date, number of, ito yung date, okay? Let's say, nag-start tayo ng July. July 1, July 2, 3, 4, hanggang and so on and so forth. So, today, July 20, ano na ngayon eh? July 24. Yan. So, nag-assign na ako dito. So, dito na ako mag-start. Mag-a-assign ako ng, well, let's say, tomorrow na lang ako mag-start ng assigning. So, hindi lang F ang aaralin ko, kundi mag-start na rin ako dito sa letter I. Ayan, yung ating sinulat na letter I. Itong book na to. Yan. So, lalagay ko dito, mag-start na rin ako ng, lalagyan ko to ng I, tapos J, K, L, M, N, O. Tapos dito naman, August na. Ayan, O. Tapos na ako ng O. P, Q, R, S. Tapos to naman, again, A, B, C, D, E, F, G, H. Hanggang saan ba ako? R. Hanggang R lang pala ako. Sumobra. So, let itong H, I na to. So, sa bawat book na yan, naglagay ako ng parang number dito. Ayan, may makikita kayong number. Yan yung page ng number. So, let's say kunwari ito. Ayan, itong, yan, let's say kunwari itong book na to, nakalagay dito na, ayan, ilagay ko rito, ayan, ilagay ko rito nung Saturday, July 20, boom po, training go, page 8 and 9. So, yung page 8 and 9 ng book na to, dun, yun yung inonote ko, yun yung aaralin ko. Mag-a-assign ako ng page para sa araw na yon. Ito to. Yan. Yung itong page na to. Yan. Aaralin ko siya sa araw na yon. So, sa in-assign ko dito. Yan. So, mag-a-assign ako ng pages sa bawat book, sa bawat araw. So, ganun ko siya ginagawa. Or, ganun ko siya gagawin. Ganun yung aking technique na gagawin. Okay? So, meron pa ako isang technique. Bale, para hindi ko madumihan yung book, hindi ako magsusulat sa book na to, gagawin ko, pipicturean ko to, tapos, yung picture ang ipiprint ko sa printer. Ipiprint ko siya, tapos doon ako magsusulat. So, and guys, sana may natutunan kayo sa strategy kung paano tayo mag-a-assign ng schedule sa bawat book na aaralin natin. Pwede rin kayong gumamit ng Fusen. Ito yung sticky notes. At sana makatulong yan sa inyong pag-aaral din. Kung gusto nyo itong video na to, like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi ka updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay namin dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage. I-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyo kalimutan i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa Sky. Bye!